humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na ito pa niya kaya nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, eh, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo Sol, at Doc Sosi De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosendo Sol, ang chairman ng pinag-asamahan ng industriya ng agrikultura. Rosendo, hello, hello! Hello, hello! Kamusta dyan? Okay naman po, Kasendo. Ito, tama yung nadinig mo, ha? Baka napaisip ka. Ang title na po ng ating show para sa Season 2 ay Agree Ako Dyan. Yeah, agree ako dyan. Di ba? Yeah. Dahil lahat naman po tayo nagkaka-agree dito sa ating show, eh naisipan po natin na sa Season 2, gawin natin Agree Ako Dyan. Ayan, tuloy. Agree Ako Dyan. Yan ang ating title. So ngayon po, marami tayong napuntahan kasi the last time dun sa ating unang season, ang dami nating nabisitang mga farm. Ikaw po, ano yung paborito mong episode natin? Ito, paborito natin itong ano, mga machineries, tama ba yun? Ay, oo! So, maganda yung mga machineries. Talagang ang dami ko pong natutunan doon. Iba-iba pala ang binagamit, no, kada farm. Hindi pala siya pare-pareho. Kasi parang nung bata ko, na-introduce ako na, hand tractor, ganyan. Tapos yung mga pangbongkal ng lupa, yon. Pero nung nakausap natin si Sir Sam, iba-iba palang mga equipments or farm equipments ang ginagamit natin. Alam mo ba, Amy, yung ano, itong rice tarification law, no? Yung 3 billion na ibibigay sa Philmec, yung dapat locally manufactured. Nung una lang, dahil of course, wala pa tayong maraming locally manufactured. So, nagsusort out tayo sa labas. Pero dapat nasa batas yun. Kung pwede, locally manufactured. Kaya maganda ito, ito ang i-promote natin. Kasi yung number of hectares natin dito sa ating bansa, maliliit eh. So, kailangan talaga natin na maraming nag-produce para may ibigay sa Philmec. Yes, kasi ito, nabanggit mo yung Philmec, saka yung sinabi mo nagpo-produce, no? Ngayong araw, makakasama po natin isa sa accredited ng Philmec na gumagawa po sila ng mga dryer, mga post-harvest equipments. Yan, accredited sila ng Philmec. At nagtayo po sila ng demo farm dito sa amin, sa San Jose. Kanina lang, pinuntahan po natin ang kanilang farm para tignan po kung ano ba yung mga feature nila doon at ano nga ba yung tawag nilang multi-com. Cooperative at yung demo farm nila mismo. Ito po ay isang agritourism farm. Kaya hindi ko na patatagalin kasi ndo, ipapakilala ko na sa iyo ang ating guest speaker sa araw na ito. Siya po ay engineer, civil engineer po siya. Siya po ay owner ng San Jose ATV Adventure Farm at ang pangalan niya po ay Cesar Macalinaw. Hello po, Engineer Cesar Macalinaw. Hello Amy. Hello po, Kasendo. Magandang hapon po. At least civil engineer kagaya ko, ano rin eh. Civil engineer din ako eh. Magagaling talaga 'yung mas civil engineer. Yeah. Ayan, Sir Cesar. Kaya din na po napag-uusapan natin 'yung mga equipments na ginagawa niyo po, no? At meron din po kayo nabanggit na demo farm sa akin. Pwede niyo po ipaliwanag kung ano po ang ibig sabihin ng demo farm, sir? Yung konsepto kasi nung farm namin, gumagawa kasi ako ng mga equipment, mga processing equipment sa cashew processing, coffee processing, tapos fish, saka yung drying ng dehydration ng mga
mga isda, gulay at saka mga prutas. So yun, nagkaroon kami na idea na magkaroon ng demo farm dito kasi ang daming region na nagpupunta sa amin na nagko-consult. Tapos puro minsan brochure lang yung pinapakita ko sa kanila, kaya mga pictures ng mga nagawa natin. Nagdi-distribute kami kasi kami sana eh buong yung Design 360 Engineering, yun yung company namin, nagdi-distribute kami ng mga ganitong equipment sa buong Pilipinas. So ang yung mga programs namin lumalapot hanggang Mindanao. Doon ngayon nag-ugat yung paggawa namin ng kooperatiba. Yung co-op namin composed of mga pamilya namin at saka yung mga nakatira doon sa community. So ang idea nun, lahat ng mga equipment na meron kami, i-display namin doon. Tapos ipapagamit namin sa kooperatiba ng libre. Kasi mas maganda yung ano eh, yung functional siya kaysa sa naka-display lang na walang gumagamit. So far, engineer, anong mga equipment na ang nagagawa natin? Meron po kaming sa dryer namin, meron kaming technology ng Filmec, yung multi-commodity solar tunnel dryer. Tapos meron din kaming mga mechanical dryers, tapos yung mga cabinet dryers. Yan yung mga karaniwan na laging pinapagawa sa amin. Tapos under technology ng Filmec, meron din kami yung cashew processing. Meron kaming cashew oven, yung sheller, di ba? Cashew sheller, tapos sa coffee processing, meron kaming coffee depulper. Under din ng technology ng Filmec yan. Tapos may mga ibang design din kami, sariling design ng mga equipment ng mga dryers at saka mga iba pang processing equipment. So ang isang namin, minsan yung mga kooperatiba na nagpupunta dito, mga farmers organization, na nagpapakonsult sa amin, binibigay nila yung problema sa amin doon sa processing nila, tapos dinidesignan namin ng equipment para ma-mechanize na yung nila, yung processing. So ganun yung ng company namin. So malawak pala yung paggagawa niyo, no? And so far ba, no? Yung paggawa niyo, nag-expand na ba kayo na nagbibigay sa other province? O dyan lang muna sa area niyo? Actually po, buong Pilipinas yung namin eh. Meron kaming mga na-distribute na sa Mindanao, sa Bicol region. Ngayon meron kaming project with Bicol, 39 units ng dryers. Sa buong Bicol region namin install. Mga isla-isla yung yung ini-installan namin. At kahit dito sa Northern Luzon, Central Luzon, may halos sa halos buong Pilipinas na yung sa BFAR, yung mga client namin government. Yeah, yung sa BFAR sa fishery yun, di ba? So anong klase naman yung sa BFAR? Sa fishery siya. Semi-parabolic solar dryer. Dryer siya ng isda. Mga dryers na ginagamit nila, latag lang doon sa sa kawayan, tapos naka-expose sa alikabok, sa insekto, sa mga langaw. Yung sa amin, enclosed siya. Tapos ang ginagamit na main heat source natin, yung araw pa din. Ini-enhance niya yung kinokollect yung heat na nanggagaling sa araw. Tapos isa pang advantage nun, kahit umulan, tuloy yung drying mo. Can you tell us more about po dito sa 3-in-1 solar dryer natin? Yung 3-in-1 solar dryer, yan yung ginamit natin na pinakita natin kanina na dryer. Pwede yan sa mga gulay, prutas, at saka sa mga isda ginagamit yan. Yung pinakita natin kanina, yun yung proseso. Ang gagawin lang, tapos i-slice, nahugasan muna nila, tapos i-slice, then i-dry na. After drying na at least one day, ipupulverize na nila, then packaging na. Ganun kabilis yung proseso na magagawa natin na sa simpleng proseso lang pala, yung magsasaka, kung matututo sila na i-process yung mga ani nila, malaki yung kikitain nila. Lalo na kapag dumating sa pagkakataon na napakamura yung mga
mga inaani nila, iba kamatis. Minsan tinatapon na lang 'yan sa ng mga magsasaka. Pero kung matuto sila na mag-process, at least yung ani nila, hindi nila itatapon, ipaprocess nila, itadry nila. So isang production na rin yan na yung process kasi ng drying, mapipreserve mo yung ano eh, talagang tatagal yung produkto na produkto pa din siya na mabibili. So yun yung isang ano natin na dapat na matutunan ng isang magsasaka na lahat ng mga inaani nila ay pwede nilang i-process. Aka yung bang conception nila na mahal lang equipment, tapos ay mahirap gawin. Dito, tinuturuan natin sila kung paano humingi ng support at management na pwedeng ibigay sa kanila ng libre, di ba? Or pwedeng soft loan kasi ibibigay natin sa kanila yung anong mga agency yung mga nagbibigay ng mga support sa mga katulad nila. May at least eh, ano, may alternative yung ating mga producers na na ano, maka hindi lang basta benta kagad, no? Pwedeng ipa-try. Kasi kung hindi, pressured minsan eh. Mag-aani ka, tapos kailangan mong ibenta kagad. So, buwabagsak yung presyo. Tama. Kaya nga po sabi ko kay Sir Cesar kanina, na sa kanila, yung doon sa demo farm nila, eh parang ang laki ng advantage ka, Sendo. Kasi nasa kanila yung equipments na eh. Yung co-op nila, hindi na magpo-provide ng equipments kasi nasa kanila na mismo yung equipments. Ang problema kasi karamihan ng mga co-op, hindi nila ma-process ng mabilisan, ng mas maraming manpower yung kinakailangan eh kung wala kayong machine or yung equipment. Diba, Sir Cesar? Kaya sa kanila, advantage po yun. At maganda po na matutunan ng mga kasamahan natin mga sa industriya na merong ganitong klase mga equipments na. And maganda po, Sir Cesar, na tinuturuan nyo din sila kung paano po lumapit sa mga agency. Kasi yun ang problema, yung pambayad eh. Actually, yun nga yung ano eh, dapat nilang matutunan talaga. Kasi ang gobyerno, ang daming support niyan. Ang DOST, nagbibigay ng soft loan, 0% interest, di ba? Yung setup nila. Six months bago ka magbayad, may grace period ka na 6 months. Tapos payable in one year, na 0% interest, di ba? Tapos yung DTI, meron silang SSF, yung shared service facility na libre yung bibigay. Basta i-open mo lang sa community na pwede mong pagamit pagka... Saka DA, ang dami nagbibigay ng mga ano mga support na ang kailangan lang nila matutunan at saka ma-i-link ba sila no, sa mga agents. Makita natin ano no, magandang ano to, opportunity sa atin mga local farmers na maging producers ng dry na product. Mm. Kasi ang alam natin is ano eh, yung mga nakakausap natin eh mostly ano lang eh produce, tapos benta agad. So ito, magandang chance ito, ma-introduce ito. And kasi ito, mabanggit ko lang po. Ang farm nila, Sir Cesar Makalino, ito din po ay agritourism farm din. Sir Cesar, ano-ano ba yung makikita dito sa inyong mga farm, sa inyong farm po? Yung isang nakita kasi namin na ano eh, yung konsepto na, di ba, may demonstration, tapos pwede rin makita ng mga tao kung ano yung proseso ng halimbawa paggawa ng mga turmeric, ng mga dried products or leaves, mga herbal. At saka meron din kami doon ano eh, meron kami fish pond. So hindi ang ginagawa kasi namin, hindi lang isang simpleng fish pond. Para masyahan yung mga tao na pupunta doon. So noona talagang hindi siya open for public eh. Kung mga artist kami ang ginagawa namin, dinidesign na namin kahit yung pagtatanim, tapos paglalagay ng kung ano-ano mga pupwedeng pampaganda doon sa farm, ginawa namin. Hanggang sa natuklasan namin na pwede palang kumita dahil ang dami nagre-request na pumunta. Tapos doon na rin nabuo yung konsepto namin na maglagay ng bahay kubo, yung modernong bahay kubo ba? Na yung gusto namin na ano eh na isa pang pwedeng pagkakitaan na magsasaka. Ang hirap kasi sa atin kung isa kang magsasaka tapos meron kang 1 hectare na ano na palayan, di ba? Ngayon ang kikitain mo lang doon in one cropping is 30 to 40,000. Which is kulang na kulang para sa isang pamilya o sa isang magsasaka kung paano mabuhay. So dito sa konsepto namin ng modernong bahay kubo,
kung pwede ka palang mag-develop ng at least 500 or 1,000 square meter sa portion ng lupa mo na patuloy ka din magtatanim ng palay, pero gagawa ka ng isang bahay kubo na pwedeng pagganapan ng mga yung farm stays, yung mga kaibigan mo, pupunta sila doon, tapos upas sa kubo mo, mamimimit sila, mamimitas ng mga gulay. So, isang pagkakataon sa mga magsasaka na pag natutunan nila na pagandahin yung portion ng lupa nila at iayos nila, ay may mga kaibigan o mga turista na pupunta sa kanila at saka dadalaw na additional income para sa kanila. Na ano na kino-compute nga namin kung meron kang isang kubo na paupahan mo in 1 month na 10 lang ang mag-uupa in 1 month. So, kung 2,000 ang upa nila, mag-celebrate sila ng birthdays, anniversary. So kung 10, sa isang buwan may 10 magbubook sa kanila ng farm stay, kikita na sila ng 20,000 dahil 2,000 ang upa. So 20,000 in 6 months, di ba? Pwede siyang umita as far as 6 times to 120,000. Yeah, malaki-laking kita yun kasi do yung mga farm stay. Kasi sabi ni Sir Cesar sa akin, pwede kang mamingwit. Tapos yung mabibingwit mo, yun na yung bibilin mo, lulutuin. Oh, maganda yan. So, feel na feel mo yung buhay bukid, di ba? Ano naman isda ang tilapia or ano? Anong... Actually, ang mga tilapia inaalagaan nun, pero hinayaan na namin silang mag-ano kasi parang natural feeding yung ginagawa namin, hindi namin pinapakain ng feed. Kaya pati yung mga, meron kasing may hipon na maliliit doon, tsaka may mga dalag, hito, at tsaka tilapia. Inaano namin na para siyang isang ilog na hindi mo na kailangan pakainin. So, minsan, tinatam na namin sila ng kangkong sa gilid, ganun. Tapos kung sino makasurvive. Nakita naman namin na may mga naglalakihan at saka nanganganak sila. Tumadami sila. Yung paraan kasi na ang hirap kasi nung papakainin mo siya tapos i-harvest. Malaking gastos din para sana sa magsasaka. Pero kung maiyan mo siya na self-sustaining, na parang organic feeding lang sila na kung ano yung mga nandun sa paligid, pwede nilang ipakain, di ba? Tatatatarin nila yung mga ano, mga angkong at saka ano pang mga halaman doon na pwedeng ihagis. Gano'n. Tapos may mga free range din, Kasendo. May mga free range chicken din sila doon sa farm nila. At least, kompleto. Oh. Sabi ko nga, kulang na lang lagyan ng papaya sa leeg yung manok sa kasili. Pwede na ikutong sino wala. Yung sa solar drying, Ano ang mas malakas sa production niyo? Sa anong crop? Sa fishery, sa etong mga vegetable o rice area o anong crop ang pinakamalakas na sa production? Solar drying ang malakas sa amin kumuha yung mga tao ngayon, mga health conscious. Yung mga herbal medicine katulad nung yung turmeric, ginger, yung mga yan. Tapos pati yung mga sambong, malunggay, yan yung mga pinaprocess namin na malakas ngayon. Dahil siguro gawa na rin ng pandemya, yung mga tao talagang online bumibili sila tapos sa mga kaibigan lang namin na uubos yung mga pinuproduce namin. Kasi gustong gusto nila dahil pure yung product namin, wala siyang halong sugar. Basta ang proseso lang namin, idadry namin siya, tsaka ipupulbos, doon packaging na. Ay sir, sige nga po, pakibalikan po yung ratio po nung hindi pa nadadried hanggang sa powder. Ilan po yung nawawala? Bali, ang recovery lang namin sa mga halos 8 to 10%. Kung meron kaming isang kilo na ginger or mga dahon, 100 grams lang ang makukuha namin doon pagka may powder. Opo. Tapos yun na yung binibenta natin. Yun na yung ibinibenta. So ang benta namin, halimbawa sa turmeric or sa malunggay, ang benta namin dyan, 140 yung 100 grams. Ganun. So kung matututunan silang magsasakayan, so ang puhunan mo doon, kung meron kang
isang kilo. Di ba 100 grams, isang kilo yung ano eh. So kung bibilin mo yung ano, yung 10 kilo ng ginger, let's say, ng turmeric na halimbawa 30 pesos ang isang kilo niya, so makakagawa ka na ng ano doon, makakagawa ka na ng 100 grams doon sa isang kilo na yon, di ba? So namuhunan ka ng 30 pesos plus yung production cost niya, bebenta ng 140, malaki-laki yung magiging kita ng ano, ng magsasaka, di ba? Opo. Yun yung kainaman na kahit papaano, at saka matagal. Kung pwede mong itaon sa mura talaga, i-process mo na i-process lahat yung ani mo. Tapos pagka-mura siya. Tapos pagka ipinak mo na kasi yan, talagang buwan ang abutin niya. Sir, kayo ba nauubusan ng stock diyan? Sa mataas po ba ang demand ng mga process na ginger, turmeric? Nitong nag-pandemic, talagang naubusan kami. Tapos nahirapan na rin kami na ano. Yung mga available doon sa community, kasi ang ginagawa namin, nitong mga nagkaroon ng pagkakataon na halos maubos yung ano, dahil sa pandemic, hindi may transport yung mga binibili namin. Talagang lahat ng produce namin, ano, nauubos dahil locally, ano lang, doon lang sa community nanggagaling yung mga resources. Opo. Sir, paano nagkaroon kayo ng idea na maglalagay ako ng ATV dito? Ano yun? Kasi yung farm na yun, pampamilya lang talaga. Last year, hindi namin yun na-open sa, ano, sa public. Ang ginawa lang namin, yung co-op, kasi siyempre, kooperatiba yun, tapos mga empleyado namin. Binigyan ko sila ng area na pwede nilang tamnan, pwedeng yung processing area, binigay ko sa kanila yun para gamitin. Tapos yung mga ATV na yun, sa aming pamilya, tigi-tigi sa kami na nandun lang. Tapos yung may mga ibang member din na may ilang ATV na inilagay din nila doon. Kasi nakita namin na paano mo bang hahatakin ang mga tao na pumunta sa iyo kung gulay lang yung papakita mo. Di ba? Hindi ganun ka ano eh. Kumbaga may strategy ka eh. Na kung pupunta sila at bukid at gulay lang makikita nila, sasabihin nila, hindi ako pupunta dyan. Di ba? Pero ngayon, ang ginawa namin, inopen namin na nilagyan namin na may ATV adventure dito. Ang gagawin, sasakay kayo, tapos lilipot kayo doon sa farm. Parang ganun yung konsepto namin. Para pumunta yung mga tao, yung bang logic na, no, ay, may bago doon. Di ba? Kailangan, ano eh. Kailangan ka rin na, ano eh. Para at least, magpumunta yung mga tao, no? Kailangan creative ka din, eh. Sir, itong agritourism, demo farm, paano ba yung mga proseso para magkaroon ng ganyan? Yung mga processing po, halimbawa, gusto din namin ni Casendo magtayo ng ganyan sa laki ng farm ni Casendo at sa dami din ng mga alaga nito eh. Pwedeng pwede eh. Paano po ba ang proseso? Meron bang kanang i-apply? Ganyan po. Siyempre, lahat naman ng business, kahit kooperatiba ka or samahan ka, dapat meron kang business permit, di ba? Tapos anong ano dito, kung i-open mo as a business at farm siya, punta ka lang sa ano, ipa-register mo yung pangalan mo sa DTI, pagkatapos sa DTI, kuha ka ng mayor's permit mo, tapos sa mga other agencies obligado kasi pagka kukuha ka ng business permit, andiyan yung ano, pupunta ka ng PhilHealth, SSS, di ba, DTI. Yan yung mga ano eh, mga naka-link yan eh. Dapat iayos mo lahat yun. Kasi siyempre, magkakaroon ka ng empleyado. Kahit isa lang yan na caretaker, dapat kung ano yung benepisyo nila, matanggap din nila, di ba? Tsaka para maging legal talaga yung operation mo. Tapos katulad nun, nasa proseso din kami ng ano, ng magpapakredit sa ano, sa no tourism, di ba? So isang ano namin yun, since bago pa lang din kasi kami, nung nag-pandemic kasi hindi naman kami open. Bali sa agritourism parang October pa lang kami nag-open eh. Na inalaw namin na pumasok yung tao dun sa area namin. Kaya talagang nasa proseso pa lang kami ng pagkuha ng mga permits. Pero dun sa processing, sa pagpo-produce ng mga ano, so last year pa meron na kami nun. Pagpo-produce ng mga produkto dun sa co-op namin. Yes, sir. Ang dami
daming inputs eh. Kasi talagang na-maximize nyo yung lupa nyo. Sir, ilang hectares po ito? Ilang square meters? Yung dinevelop namin, nasa ano yun eh. Nasa, actually 7,000 yun. Nabawasan kasi ng 6,000 square meter. Yung 6,000 square meter yung dine-develop namin. Opo. Tapos ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pag-develop. Oo. Kaya meron pang mga area doon na tinatamnan namin. Siguro sa future may ayos din namin. Pero po yung 1 hectare kasi na maigit na ano doon, ang goal lang namin doon, tamnan siya ng tamnan ng pwede naming ano mapakinabangan. Ayan. Kasi Sendo, alam niyo po ba meron, Sir Cesar, ano tawag doon? Bukal? Bukal ba yon sa inyo? Oo. Yung may crindory siya. Nakalagay lang po sa bukal. Dati kasi yung crindory na yun, nandun sa ano eh, sa lagoon ko doon sa bahay. So 6 years ago yun eh, nung inalagaan namin. 8 yun. Eh nung ano na, nung may pond na kami na ganun kalaki. Siguro ang mga ano eh, nung inilipat ko siya, mga nasa 2 feet na siya yung haba. Tapos ang lapad niya, mga ganito na siya kalapad. Pero mga 6 years na yung mga yun ha. Siguro ngayon, baka ano na siya, baka nasa 3 feet na siya yung haba ng mga crindory na yun. Yung pangasius, ang tawag doon eh. Pangasius. Tapos bukal po, bukal di ba? Oo. Yung na nagkataon naman na ano, merong isang malalim na parang lake doon, pero bukal siya. Kaya hindi kami namumroblema sa tubig. Sir, any advice po sa mga kasamahan natin na gusto po? Pag-aralan nila kung ano man yung itatanim nila na gulay o prutas o kahit anong pwede nilang itanim doon sa bukid nila, pag-aralan nila na iproseso. Kasi yun yung isang magbibigay ng mas malaki pang income para sa kanila. Pagka mura yung ani nila, itatapon na lang nila. Kasi ang daming ganyang sitwasyon sa, ano, sa, dito sa mga magsasaka natin dito sa Pilipinas. Pero kung matututo sila na iproseso yung bawat produkto na meron sila, eh, maaaring yung isang ektarya na meron sila ay sobra-sobra para mabuhay sila at saka makapagpaaral naman. Very well said, Sir Cesar. Maraming salamat po. Isa po kayong maraming salamat. Patuloy nga yung ano, pag-isip natin na pwede nating ipakita sa magsasaka na makakatulong sa kanila. Mga ka-agree ako dyan. Nandito tayo sa Multicom Demo Farm of San Jose ATV Adventure para tignan ang mga iba't ibang atraksyon na related sa agrikultura at kung paano magproseso ng ginger powder. So sa isang gawaan, nakakailan ng ano nyo, kaya nyo matapos? Isang gawaan, yung capacity kasi ng dryer, alba 20 kilos yung dryer namin. So isang araw yan, 20, ang capacity ng dryer namin yung 20 at saka 30 eh. So kaya namin sa isang araw 50 kilos. 50 kilos na ma-powderize na yun, or yung ma-dry lang? 50 kilos na yun, na ano na yan. Ida-dry, opo. Bali na ipapasok natin dyan yung mga luya, tapos i-grind na ng machine. Pero kailangan na ay malinis. Kailangan malinis, mag-usala. 2 minuto, mag-grind na siya. Itong machine na to, so design din namin. At ayan. Ang trabaho nito, mag-slice na ano ng mga gulay. Pwede rito yung ginger, kasaba, saging, kahit anong ano gulay na pwede mong slice. Ang gagawin na po diyan ay ilalagay po natin doon sa ano sa tray na pagbibilangan na ma'am. Pagkatapos, saka ipasok po siya sa dryer. Mm-hmm.
Kaya yung ginger, depende sa ang presyo niya kasi, depende sa market price. Kung titingnan mo sa yung turmeric, sa ibang nagbebenta, yung 100 grams, nasa 300 pesos. Opa. Pero sa amin kasi, 140 lang benta namin ito. Mm. Pero yung ginger talagang mahal. 300 ang benta namin kasi ang kilo ng ano ng ginger naglalaro ngayon nasa 200 pesos. Mm. Ang isang kilo, so yung 100 gram namumuhunan ka na ng 200. Opo. So, plus labor, plus yung kuryente, gano'n. Sir, ang turmeric, iba siya sa ginger? Hmm, yung turmeric, siya yung luyang dilaw. Yung okay. Ginger, yan yung panggisa. Sa labat naman yan, kagaya natin. Ah. So ito na po, after po na to, ano po ang gagawin? Ayan, salang mo na yung anak, dagdagan mo na, ano mo na natin lahat para. Ah, layer-layer po siya sir, sa ano, pag nilagay doon, o hindi naman? Sa tray type siya. Kaya kung nilagyan ng katsa sa ilalim, kasi pagka natuyo na may mga mahuhulog, kaya masada niya. Opo. So, kung ano, nagbalik tayo kanina, ito yung shred na sa slicer, ito naman yung slice, yung Pringle type. Pag naikab ito, pati temperature makikita mo na dyan. May monitoring na po. Makikita mo yung mga blowers niya, gumagana. Mm. Diba? Yun yung ano niyan eh, na hindi mo na kailangan ng kuryente para pananahin yung dryer mo. Ganito na po siya. Pwede na itong ililipat sa bote, saka ibenta. Hindi ko, ma'am. Isa sa lahat. Okay. Pahanguin pa natin siya dito. Pinis na. Hindi pa po siya pinis. I-strain pa natin para talaga makuha natin yung pinong-pino. Parang ito yung matagal dyan, Nay. Yung pag-strain. Hindi naman na. Hindi naman. Basta tuloy-tuloy. So, tutuloy rin. Tamak siya. So, yung mga natitirang hibla dyan, ang kinagawa po natin ay? Tibag. Lalagay siya sa tibag. So, ito. Yan. Ito po ay pantsaan na. Dali, lahat naman siya pang siya. Pero ibang ano siya. Yun yung sinasaw-saw yun. Opo. So, ito ay packaging na po. Opo. So, isang bote niyan ay equivalent to 100 grams. Yan, pwede na. Ay, ang galing ha. Sa ating mga kababayan at mga manonood, patuloy niyo po kaming samahan. Panibagong season na po ito, no? Alala ko lang po, season 2. Season 2 na po tayo kasi ang ating title ay napalitan na. Galing po tayo sa mag-agree na tayo. Ngayon po ay agree ako dyan. Kaya sa susunod po, samahan niyo po kami. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan.